16 hanggang verse number 26, sagutan po yung ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Matthew chapter 15, chapter 19, verse 16 to 26, sabihin niyo po even friends kung nakita na. Babasahin po po yung verse 16, basahin niyo yung verse 17 hanggang 26 tayo. Ito po ang sabi ng Biblia, at behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And he said to him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He said unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man said unto me, All these things have I kept from my youth. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast. The young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Verily I say unto you, that the rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who can be saved? But Jesus beheld him and said unto him, With men this is impossible, but with God all things are possible. May God bless the reading before our time and running. Our great God and Heavenly Father, Lord, once again, we come to the rest of this. Thank you for the scripture and this opportunity that you have asked for today. Father Lord, please forgive us for all our iniquities, sins, iniquities, transgressions, trespasses, shortcomings. Cleanse us all with the blood of His feet and blood. Upang kami po ay maging karapat-dapat sa aming pagsama sa inyong paglapit sa inyo. And please glory to our hearts and our minds for us to be able to understand the corruption world and to apply your message in our everyday life. Lord, igayin niyo po kami ang patibayan sa aming pananambahan sa pamamagitan ng pag-aaralan ng aming salita. Puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ikaw ang magkumpulo, Lord, na nawa ay hapos niyo po ang dablo sa marayang lugar upang wala sa magkumpulo sa iyong gawain sa ulang na ito. Panginoon, please, ikaw po ang magpulo sa amin at ikaw ang maitaas at mabigyan ng karangalan at kawarapinan. Ang lahat ng ito ay yung dalangin in Jesus Christ we pray. Amen. Huwag po tayo maraming sila. Pero, ano pa ang kulang? Kapatid, sa umagang ito personal na katanungan sa atin, habang ikaw sumusunod sa Diyos, may napansin ka bang kulang? Ikaw ang mga alam niya, alam ng Diyos, ang ating detalye ng ating buhay. Alam niya. Alam din ng Diyos ang capacity ng ating kakayanan ng ating buhay at ating mga dito. Nais ko lang putin na makalit ito kung gamitin natin itong pinagkirapan ni Pastor G. Sinan na Bible by Waray sa Matyo. O mayroon ako siya na natapos eh. Tumamaya ito yung babasahin ko kayo. Okay, sa ating katuloy na pag-aaral, ito pong para lang natin makunawaan yung waray-waray. Okay, sa ating introduction, ang tanong, anong mabuting bagay ang ating gagawin? Sabi nitong, actually, mama, itong ginata nito, lawyer ito. Lawyer ito. Abogado siya. So, nagtanong siya, anong mabuting bagay
ang aking gagawin upang ako nawa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung kanyang sinabi. Ano ba ako'y pwede buhatin ng mauway para magkamayala at yung kinabuhin ng walang katapusan? Yan po sa verse number 16. Mapalit yung sinabi niya. Good pastor! Sa wari-wari. Nasirin ang Bible. Ngayon kita may isang kina na nagsiring na iya, nagsiring na just five. Maumpay na agaron. Ano ang maumpay na butang na akong buhaton o ang kinamilang buhaton? Base magkamay na ako king kinabuhi ng waray katapusan. So iya pakiana na naka just five. Kung ano ang maumpay na butang na iya kinamilang buhaton para maiya matagamtaman ini ang kinabuhi ng waray katapusan. Sa verse number 17, mga kapatid, dito sa sinaryo ito, itong talong ay sinagot ng Panginoon ng patanong. Mapansin nyo, mga kapatid, sa verse number 17, kung inyo pong titingnan at papasahin, anong sabi ng Bible? Sinabi ni Jesus Christ, "Why callest thou me good?" Iyan yung sagot sa tanong ng binatang loya. Na sabi niya, "Good master, what shall I do? What good thing shall I do that I may have eternal life?" So sabi ng Panginoon, ano ba ang mabuting, sabi niya sa verse 17, "Ngan hiya nagsiring na iya, ay ano, mag-iimu ako hitatawa kung makuhay." Yeso Cristo ang nang baton na nahininga atornit, napatakon, waray ibang makuhay, kundi uusada siring Jesus Christ ang Diyos lamang. Amen. At tumaupay. Amen. So karuya ni Jesus Christo ipari alais hininga atuli nga ini nga iya ka istorya amo na ili ang Diyos nga ulto iya binansad ang maupay walang iya pagsala kay amo na ili ang upusangan na tatatadahin ko bayan ang atong Ginoo. Jesus Christo. At dito dinuro ng Panginoon Jesus ang Diyos na siyang tanging mabuti. So mapalit ito po sa versikulo 17, ito po yung nagpapatunay na ang Diyos po na ating pinaglilingkuran at sinasamba ay siya po yung Diyos na mabuti. Amen. At siya kapabuting Diyos. Kaya itinuro nga sabi niya sa atunin ito, walang ibang mabuti kung hindi ang Diyos. Sa katinalakay ng Panginoon kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan sa verse number 18 hanggang dito po sa patuloy na pagbasa natin ang sabi dito sa verse 18, basahin ko sa wari-wari. Hiya nagsiring na iya. Binatong nga ako ini nga patuloy. Nga nagsiring hain. Kay ginsiring man na kay Jesus Cristo, hindi daw siyal siring niya. Why foolish daw we go? There is none that good but one. Jeremiah, if thou will enter into life, sabi ng Panginoon sa kanya, kung karuyag di mo, hindi pa wari-wari, kung karuyag di mo makasunod ang kinabuhi, pagdipigi at yung mga kasukuanan. So, din din po ini nga pagsiring ng Jesus Cristo, pagdipigi ang mga kasukuanan, at pakaano naman ini nga atorne, Jeremiah, hain. Jeremiah verse 18, din si Antonin, which, nasaan dyan yung particular na utos mo para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kasi gusto nitong atong nita specific, matukoy, ituro ng Panginoon kung alin doon sa mga kautusan ang kailangan niyang gawin. Kasi mula pagkabata, sabi niya, binato ako na yung mga ito.
nakuha yung mga kapatid? Christian, simula na maging Kristiyano ka. Ano bang mga kayo? Mga ginagawa ang alam mo na ito talaga yung kalooban ng Diyos. At mapansin mo na may malaking kulang sa buhay mo. At bakit hindi karumapit sa Diyos? At magpatuloy kami at magpatuloy sa Diyos. So sabi, sirinig nga attorney, kain, ni Jesus nagsirin, ikaw ayaw pagkakay. Inusapos na natin, tinalakay niya ng Panginoon at isa-isa yung mga kautusan na dapat niyang sundin at dapat niyang gawin at dapat isagawa sa buong buhay niya. Sendiya, ikaw ayaw pagpatay, ikaw ayaw pagbuhat in adulterio o adultery. Ikaw ayaw pagkawa, ikaw ayaw pagtistito in buwa. So, amo ini ang siling ng tatong Ginoo. Sa verse 20, ang batan mong kalalaki ng siling kaya, matanan ini, ng mga putang akong hintipigan, ikaw ng akong pagkabata, ikaw akong mabata pa, Sendiya. Ano pa ba ang akong kulang? Kudisan ni nga atorne na maaram niya legality, practically alam niya, pero napansin niya ang iyang kalugaringon na may adagdako makulang itong iyang inabuhi, itong iyang pagsunod, itong iyang pag-alangan na Ginoo, iyang napansin na may adagdako makulang. Amen. Kabuktuan. Iyan ang maaga. Bangin ikaw liwat na kapansin ng iyong pag-alaga ng Ginoo, na may adagdag kong makulang ng iyong pinahuli, palayo na ng mga Ginoo. Ng araw na iya, kinsaglun. Ng araw na iya, hintang mga palugluan kung paano ka igayin ng Ginoo na maging tama, maging kompleto, maging eksakto itong atong pagbiling ko o pagsunod ng Ginoo. Hey. Verse 19, mga kumpulan. Nagsiling at yung Bible ng Baray-Baray. Pagsilumbi ang imo amay at ang imo eroy, na ang imo pagdibugma ang imo anyaw, sugat ang imo palugarin mo. Ako ini ang tiging siring ng Ginoo para hindi nga matanong. Ang matanong ng lalaki ng siring na iya, natanang hindi, ang aking gintipigan, ikang matapong pagkawaan. Ano pa ang mga? So, Jesus Christ ng siring, verse 21, Jesus ng siring na iya, kung ikaw ay magiging kumplito, kanto, nga ipang malintya at dun imo na tanan, nga bahandi, na tanan kayamanan. Ihatag ng mga kubre o mga kablas. Nga magkakamela ka, ng bahandi o kayamanan dito ka lang. Nga pahani, nga sumunod na ako. So nga kumukuhan, hindi po, nang pagkuhin ng Panginoon sa lalaki ito o sa luyang na ito. At pala itong sinaryo, ito mamalit, sinubok lang ng Panginoon itong luyang na ito. Na sinabi niya, okay, pupunta ka doon, ibalik dyan, ibita mo lahat ng kari-arian mo. Sinubok lang siya ng Panginoon kung anong mind-setting ng kanyang puso. At nang makapagtanto ng Panginoon, hindi totoo isinasagawa niya yung sa kapasalan ng Panginoon. Dahil doon sa instruction ng Panginoon, doon sa sinabi ng Panginoon, doon sa sugdang nasaktan ng Panginoon. Pero si Abraham, nung sabihin ng Panginoon kay Abraham, 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 i-offer ang imo na kukusa na pinakahigugma ni mong anak, haakon, imo itong susunugon, imo itong papatayon, na i-offer para ako. Ang gimbuhat ni Abraham, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nasaktan sa sinabi ng Panginoon. Bakit sinunod niya ang sinabi ng Panginoon? At alam niyo po, ang ginawa ng Diyos, if we turn our
Bible, mga kapatid, from the book of Genesis, chapter 22. Punta natin at tingnan natin, mga kapatid, yung sinasabi ng Bible doon sa Genesis chapter 22. At mangyari, basahin po natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Chapter 22, mula verse number... Yan. Verse 16, mga kapatid, hanggang verse number 18. Pansinin natin, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, because thou hast obeyed my voice. Verse 16, balikan natin. Sabi ng Panginoon kay Abraham, unsaved. Kasi tinawag si Abraham. Sasaksakin na ngayon kanyang anak. Sabi, atras na natin. Ito ang verse number 14. And Abraham called, mapagiranta sa panahon. Verse 15 na lang. And the angel of the Lord called and Abraham out of the single time and said, by myself I have sworn, sweet the Lord, for because thou hast done this thing and hast not withheld thy son, thine only son. Sabi ng Panginoon, haapon kalugaringon, ako nangangako. Wow, mga kapatid, because thou hast obeyed my voice, mismo haapon kalugaringon, Diyos, ako ipinangangakuhay mo. Sining ang Bible. Walay di mo, kahit ano mo alam. Verse 17. Take to this word. Dahil sumunod ka sa aking mga sinasabi, that in blessing, I will bless thee. Kapag bendisyon, pagbibendisyonan kita. Wow! And in multiplying, I will worship thy righteousness as thy stars of the day. Mga kapatid, pakalamuan. Pakalamuan kita sa ilang dinong. Alam mo ano natin? Kung bakit pinangako ito mismo ng Diyos ni Abraham? Dahil po, nung may instruction ang Panginoon ng Abraham na napakabigat, hindi siya nasaktan, hindi siya ginawisip, hindi siya natuloy, sinunod niya, right away, sinunod niya ang sinabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kabaliktaran po sa ating karakter sa isang gawin. Nung sabihin ng Panginoon, ito ang gawin mo. Pero hindi na nawa na mayroon actually ibibigay ang Panginoon na sabi ng Bible sa ating binasa, mayroon siyang nilanda na treasures in heaven. Sabi niya sa verse number, mga kapatid, sa ating binasa, ang sabi niya dito, mga kapatid, mayroon siyang hinanda sa verse 21, and thou shalt have treasure in heaven, come and follow me. Kapatid, ang rason, bakit hindi pinagpapala ang buhay natin ay ganyan, hindi tayo tutalik. Hindi tayo kung pala sumusod sa kamustuhan o sa kalungan ng ating mga nangyay. Mayroon siyang hinanda eh. Mayroon siyang hinanda. At Diyos siya, mga kapatid, na hindi sinungaling. Amen. At Diyos siya na kaya niya ibigay yung sinasabi niya. Kaya niya gawin yung sinasabi niya. Diyos siya na may-ari ng lahat ng bagay. Diyos siya na may-ari ng kayamanan, lahat ng kayamanan. At kaya niya gawin yung kanyang sinasabi para mayyari na ating siyang masabi, ito yung totoong Diyos na nagbibigay ng totoong. Pero mga kapatid, ang kulang dahil hindi natin sinusuko ang ating buhay sa ating Panginoon. In Acts chapter 4, verse 17, verse 24, Acts
chapter 4. Chapter 4, verse 34. Ginawa ito ng mga puso. Neither was there any among them that lacked. Wala sa kanilang nagkulang. Sa mga Christians noong unang church na ginawa ng Panginoon, alam niyo po walang nagkulang sa kanila. For as many as were possessors of lands or houses, sold them, mapanid. Lahat sila na may nag-aari ng mga lupain, mga bahay, ibinita nilang lahat. Wala silang tinangin. Hindi nila pinang nilayakin, mga kapatid. Hindi nila pinang nilayakin. Pero alam niyo po, kahit ginawa nila yun, wala sa kanilang nagkulang. Ibig sabihin, kahit ibinigay nila yung kanilang mga lupain, ibinigay nila yung kanilang mga tahanan, ibininta nila, pero ang salita ng Diyos nagsasabi, wala sa kanilang nagkulang. Neither was there any among them that lack. Wala. Pero sa kanilang mga members ng naunang simbahan, ibininta nila yung kanilang mga lupain. Ibininta nila lahat. At dinala, ang sabi dito, dinala yung pinagbintahan doon sa Apostles' Creed. Mga kapatid, ito po, wala pang tao na totoong nagsubok ng kanyang buhay na naglikhaos at naging kulubis. Sabi ni David, I have been and now yet I have not seen the righteous being with. Sabi niya, naging bata ako at ngayon tumanda na. Pero hindi pa ako nakakita ng isang tao na dapat na namalimos kasama ang kanyang mga. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay tutuko at tunay na nagsuso sa ating buhay sa kaluhan ng Diyos, hindi tayo pagkukulangan ng ating pangalaman. Mga kapatid, proven po yan, proven po yan. Totoo po yan, mga kapatid, dahil totoo ang ating Diyos at totoo po ang salita ng Diyos. Kung susubukan lang natin, mga kapatid, subukan lang natin sa nakalimdaman ka, yun ang kulang, yun ang kulang. Huwag mangyari na matulad ka sa atong o sa muliyan na ito. Na kanya lang sinunod at ginawa yung kanya sa ilim mo na mga anak. Kasi sayang mo naman eh. Oo, sayang naman yung buhay ko eh. Pangarap ko mag-aaral pa ako eh. Gusto ko pang yumaman ang hindi ko unawa na mas mayaman yung Diyos. Amen. At ang hindi minsan alam ng tao, yung tao totally walang magagawa. Ang Diyos po ang may magagawa. Kaya kung isusuko lang natin yung ating buhay sa kanungo ng Diyos, mayroon gagawin ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Saan yung gagawin natin ang Diyos sa ating buhay? In 1 Timothy chapter 6, verse 18 hanggang 19, nakalipag-ibasa ko. 1 Timothy. Masama ito po sa Tagalog. Wala na kasi ito. Natula kasi ito eh. Tagalog basahin. Upang sila ay maging mayaman sa mga mabubuting gawa. Maging mayaman sa mga mabubuting gawa. Handa sa pagbabahagi. Ang nagnanais na magbahagi. Verse 19. Nag-iimpok para sa kanilang sarili ng mabuting pundasyon. Para sa kalangitin, upang kanila nawang mapanghawakan ang buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sabi ng Bible sa Matthew chapter 6, verse 19 hanggang 20, huwag tayo mag-iba o huwag tayo mag-ipon ng mga kayamanan na pangyayari.
mas bigyan natin yung importansya at pahalagan ang pag-iipon ng kayamanan ng Diyos sa atin. Amen. Sapat po na ang mga kayamanan sa atin. Mabubulo, nanakawin, kakalalawin. Pero ang kayamanan ng Diyos sa atin. Kaya ito po yung maraming pundasyon, mga friends, ang sinasabi sa verse 19, nag-iimpo para sa kanilang sarili ng mabuting pundasyon para sa panahong dating. Upang kanila nawang mapanghawakan ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, gawin natin ang mabuting pundasyon. Pundasyon na panghandaan natin. Gumawa tayo ng mabuting gawain, which is yung pag-iimpo. Pag-iipon ng mga kayamanan doon sa lahat. Bakit mga kapatid, doon sa ayun, balik tayo sa Matthew chapter 9, verse 22. Sa ating text mga kapatid. Ang sabi nito, but when the young man heard that saying, he will be his own home, for he had been for his own. Bakit kaya mga kapatid si Brangalo, kung binakot, ito ang buhay na ito? Bakit nakaroon siya? Ito ang tanong ko lang. Dahil sa kanyang kayamanan. You know what? Ang simple kasi ng problema nitong binatang lawyer na ito ay yung inward nature. Not actually through outward truth. That is the big problem, mga kapatid, sa Kristiyano. Yung kanya nakikita, yung panglabas. Yung kanya naunawaan, yung panglabas. At yun ang nag-determine doon sa loob, kung ano siya. So, mga kapatid, kung ating titingnan ang gusto ng Diyos, huwag nating tingnan yung panglabas lang. Dapat mga kapatid magkaroon ng tamang mind-setting, heart-setting, na tamang pundasyon ang ating puso na dapat ang Diyos, mga kapatid, ang sensorsyon natin. His luxurious wealth and self-righteousness had blinded him to his weakness. Ini yung mga luxury, ini na iya, self-righteousness. Ibig sabihin, pagtingin sa kanyang sarili, matulid siya. Dito mo sabi niya, kabata kaya, ginagawa ko yan. Ibig sabihin, matulid ako. Wala akong kulang, wala akong pagkakamali. Iyan ang sabi niya. Mga kapatid, hello, mga kapatid, kapag nangyari na ikaw maging self-righteous, may ganito kung magbunin sa kapatid. At kapag yung luxuries ang mas tinignan mo kaysa sa kaluluwa ng Diyos, hindi mo rin susok ang buhay sa kapatid. Dahil gano'ng kang bubulagin ng kayamanan, gano'ng kang bubulagin ng iyong sarili kapag iyon, mga kapatid, ang nagbunin sa iyong buhay. Lalo sa nasaktan, mga kapatid, na ibigay ng Panginoon yung order, ang sabi ng Diyos, go and sell all your possessions and give to God. Sabi niya na yun, ito ang order ng Panginoon. Kaya agad siya lumisan. Pero lumisan siya yung Isusin. Lumisan siya na mayroon din yung Diyos. Lumisan siya na hindi tanggap ang sinabi ng Diyos. Lumisan siya na palaban ng kanyang puso. Lumisan siya na palaban ang kanyang espiritu. Lumisan siya na palaban ang kanyang isip at ang kanyang buhay. Mga kapatid, yung leader na makakarili, talo ng salita ng Diyos, huwag talo ako sa simbahan na palaban ang ating puso. Palaban ang ating puso. Palaban ang ating isip at ang ating espiritu. Bakit dapat mga kapatid, ito tayo na makakarili tayo ng salita ng Diyos, tanggapin natin sa buhay natin at sundin natin hindi kakay ang sinasabi ng Diyos. Dahil ito po ang magkakausap na tayo po'y makabuti sa ating buhay at magkaroon tayo ng tulad na sinasabi ng Diyos, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin mga kapatid, lalo ka makakabuti ang Diyos.
Alam mo siguro rin kung bakit nalungkot ang lalaki ito dahil sa pagpapalagay ng kalugian sa kanyang sayo kapag ginawa niya yung sinabi ng Diyos. Mayaman, kung sabi ng Bible, napakayaman nitong lawyer na ito. Kaya sabi ng Diyos, ibinta mo lahat yun. Di ba lobby siya? Kung titingnan lang sa paglabas, mapalit. Pero hindi. Mapalit, ang kalooban ng Diyos ay kalooban ng Diyos. Sabi ng Bible, my thoughts are not your thoughts. Neither my ways are not your ways. So mapalit, ang paraan ko, sabi ng Diyos, ibinta mo yan. Huwag mong isipin na malulugin ka. Huwag mong isipin na mawawalan ka. Isipin mo na Diyos ang nalulugin. Ang Diyos na may-ari ng buhay mo, ang Diyos na may-ari ng lakas mo, ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, ang Diyos na may-ari ng kayamanan, ang Diyos na may kapangyarihan para magbigay ng anuman pang kailangan mo, hindi mo susundin ang sinabi ng Diyos. Pero kapatid, napakasimple lang ang sinabi ng Diyos. Pero ang tulang ng problema, ang tulang sa tao ito, ayaw ko po pagsulong o pagsulong. Ilalagay niya, ang mga mahihira, ang makikinaman. Sa mga talagang mawawala na, hindi yung kagkano ng pag-ibig. Ito po, sabi mo ngayon, kung sino mga tao, ang inang panagang ng buhay, na hindi niya magawa tulungan sa akin, mawawala. At kung sino mga tao, ang ibigay ng kanyang buhay, baliwala ng kanyang buhay para sa akin kapakanan, magpapanood siya ng buhay. Amen. Mayroong kakaibang lalo at principles ang Diyos na hindi minsan kaya unawain ng tao. Pero kapag sinunod natin mga rin, hindi tayo pagpupulayan ng pinitahan ng Diyos. Kundi tayo ay magkakaibang. Napagalakan at hindi naman. Kaya mga rin kailangan magtiwala tayo sa totoong Diyos. Akala kasi ng tao na mas mahalaga ang kayamanan sa mundo ng Diyos kaysa sa kayamanan na hinahanap ng Diyos sa kami. Kapatid, hindi po mas mahalaga yung lahat ng kayamanan na nakikita natin sa mundo ito pang di ko lagay sa mundo ito. Wala tayong gagamit sa anuman doon sa lahat. Kaya ka pinagkaya ng video, ang sabi niya, ipinanap ako na walang gana. Mawawalan niya na walang gana ka. So yan po ang patuloy mga kapatid, na ang tao, lahat ng kayamanan sa mundo ito, iiwan natin. Dahil ang lahat ng kayamanan sa mundo ito ay pangmundo lang. Pero mayroong kayamanan, bakit ang Diyos doon naglagay ng kayamanan na totoo sa langit? Dahil hindi po yan kailanman mawawala. At doon niya inilagay yung kanyang ihahanda, ibibigay sa ating kayamanan dahil ayaw niya na yung kayamanan ay mawala sa ating mga kapatid. Amen. Kung bakit hindi natin maisulong ang ating buhay sa Diyos ay dahil sa pride. Masarap yung pride chicken. Pero yung pride ng tao, iyan ang masaklan. The Bible says, pride to destruction. Kapag ang Kristiyano ma-pride, yun ang magdadala sa Diyos sa pamamagitan. Wala pa mga kapatid ng mataas. Kung ngayon siya, itinas na ito. Ang sabi ng Bible, sino man ang magpamataas sa kanyang sarili ay ibabagsak ng Diyos. At sino man ang magpapakumbaba sa kanyang sarili sa harapan ng Diyos ay ang Diyos ang matatas. Mga kapatid, kung try, kung natin gawin, para lang isuko natin at gawin ang kapatid ng Diyos. Sa pride, mga kapatid, gagawin na kasabihin sa inyo, nakakahiya.
Panginoon. Dear mo, napakayaman ko. Tapos, gagawin ko paghihintay ang tinimil ng mga kaibigan ko, ng mga kapitbahay ko. Pero sasabihin nila, sinakulong ako paghihintay yung mga alitarian ko. So, yan ang ganda ng pride. Gagawin ka. Pride, papakinggan mo ang damdamin sa loob. So, kaysa sa sinasabi ng Diyos. Mapatid itong taong ito, nung sabihin ng Panginoon sa'yo, pumunta ka, pinigaw. Hindi niya pinakinggan yung sinasabi ng Diyos, pinakinggan niya ang kanyang damdamin sa loob. That is pride. That is pride. So, para mawala yung pride, huwag natin pakinggan ating mga ko yung ating nasa loob. Kasi anong sabi ng Bible? The heart of God is dispirituated. So, masama, masama ang puso ng mga. Kapag iyan ang pinatinggan natin yung nasa loob ng puso natin, bakit? Mahirapan tayo. At iyan ang magiging galingan upang tayo ay mabagsak. Kailangan makalit ang salita ng Diyos ang mas pakinggan natin at masunghin at gawin natin. Bakit? Halimbawa, pride. Kung saan dito ating nakikita ay very angry, diwa. Sablat na sarili. Sounds familiar, di ba? Black na sarili. Bakit? Alam ng mga tao ito na yung ginagawa nila, na yung ginagawa nila, hindi na pa, hindi yan totoong Diyos. Hindi yan totoong Diyos. Alam din nila na ginawa kami ng tao. Kung hindi tayo magpapakalan ninyo, ay sinindog ka naman ka rin tao yun. Pero alam ko, yung ang mas sinusunod at sinisimba ng mga tao sa may lima, yung God na sarili kaysa sa tuloy ng Diyos. Bakit nila ako may ginagawa nila? Dahil sa pride. Kasi ito na ang nakakabalik natin. Mula sa ating mga ninuno, ginagawa na ito. So, imbis na gawin ang sinasabi ng Diyos, huwag kayo magsimba ng ibang Diyos kaysa sa akin. Pero dahil sa pride, pinagpapatuloy ng tao. Kasi tinitingnan yung sasabihin ng tao. Kaya mga dibuho kong kami. Masama ang mga dibuho at tumindi sa Diyos at tumindi mo. Mga dibuho santo, walang buhay. Yung santo, ginawa ng tao yun. Kaya hindi yan Diyos. At yung kapatid mo, kayo maniwala na yung santo na yun ay magagawang pagpapara. Amen. It's a big irony, mga kapatid. Hey. Kailan ka pa naman nagkaroon, kakawin kaya simento na mayroon pwede gawin yan sa'yo. Kung ginawang simentong bahay, may magagawa yan sa'yo, masisilungan mo. So, pero yung bagay na yun, na ginawang mukha ng tao, mga kapatid, walang mga problema. Na ibig sabihin, kaligtasan mo, yung bigyan ka ng lira, bigyan ka ng kalusugan, mga kapatid, hindi po totoo yan. Hey. Hindi po totoo yan. Oh. Kaya mga kapatid, sa Diyos tayo maliwala. Sa salita ng Diyos tayo maliwala. Amen. Huwag natin pakasin mo yung tayo. Na imbis na sundin yung mga kapatid tayo. Ano pa ang kulang sa akin, sabi ng binatang ito, makalit? Number two, ang totoong pagsunod, pagsunod mo sa kagustuhan ng Diyos. Una, ang totoong pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Sa kayo saan, mga kapatid, sa verse 21 hanggang 24, basahin mo natin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng verse 23, din si Jesus ang twin disciples. Verily I say unto you, the rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again, I say unto you, it is easier for a man to go through the eye of the king than the rich man enter into the kingdom. Mga kapatid, ang totoong magsasabi, hindi naman mahirap ang kaligtasan gawin. Natulad na ini-explain ng mga disipulo na sinabi nila, Panginoon, kung ganito,
kung gano'n ang principles, sino kaya ang maliligtas? Kapatuloy niya magbasa, di ba? Nagtanong sila eh. Kung sino ang maliligtas? Hindi po palirap gawin na magkaroon tayo ng kaligtasan o buhay na wala hanggan. Inaral-word ba natin ang kaligtasan sa ating kaluluwa? Buhay na wala hanggan. Bakit buhay na wala hanggan? Sapagkat yan po ang bigay ng Panginoon. Pagkatapos mag-expire itong buhay na tinuturan niyo at ating ginagamit ngayon, kapatid, paggawa na ito, mag-expire na ito, magagamit natin itong buhay na wala hanggan na hinanda ng ating Panginoon. Kapag sinunod natin ang gusto ng Diyos. Kapag sinunod natin ang pagkakuha ng Diyos. So, sabi ng Panginoon, at ito ba lang sinasabi ko sa iyo, nalang makahirap sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit ka? Dahil marami ka dyan. Bakit? Pwede rin hindi kami mayaman na mahirapan tayo pumasok sa kaharian ng Diyos. Inipay na nakakadlan. Mga kaya, hindi lang tayo marami. Maraming bagay ang kundi mo ng kaharian upang hindi tayo totoo makapasok doon sa kaharian ng Diyos. In other words, yung ating kaluluwa ang pinag-uusapan dito mga kapatid na hindi maaaring pumasok doon sa kaharian ng langit maliban na sundin mo ang salita ng Diyos. Una, ang gusto ng Diyos, ang tao, magkaroon ng pananampalataya. Amen. Pangalawa, magkaroon ng totoong pagsisisi sa kanyang kasalanan. Kasi mga kapatid, ang tao totoong makasalanan sa harap ng Diyos. At maliban na ang sala ng tao, mawala lang sa kanya, upatawarin ng Diyos, alisin, ulinisin ng Diyos, ng banal na dugo ng Diyos, hindi kayo mawala sa kanya. Kaya ang tanging makakaalis lang sa kasalanan ng tao ay yung dugo ng Panginoon. Yun ang tanging makakapagp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 ap
ng ating kasalanan. Sabi ng Bible, that if thou shalt confess with thy mouth, the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, hindi lang papatawarin, linilisan ka. So, kailangan humingi ng papatawarin. And then, kapag ginawa mo na, nanampalataya ka, nagsisi ka, handa na ngayon, ubasin ang Diyos sa puso mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, binubuksan ko aking puso. Iniimbitahan kita, pumasok at tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Diyos at tagapagligtas, sa magkakaroon ka ng buhay na wala. Amen. At hindi ang dahilan kung paano ko ngayon makapasok. Dahil nasa atin ang Panginoon, nasa puso na natin. Ang sabi ng Panginoon, that rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again, I say unto you, it is easier. Pero tumapatid ang laki-laki ng kanin. Ang liit-liit ng karayom, yung butas ng karayom. 53 na ako ngayon. Walay pa at pakakita ang karayom na manumalit ka na. Walay pa pakakita. Kadalasan sa aking nakikita na karayom, mga ganito lang, naliit. Malaki na yung ganito. Bihira na yan yung ganito malaki. So, ibig sabihin, mga kapatid, pahiram na natin. Mga halos ganito ang kalaki. Yung karayom. Tapos yung butas yan, kung ganito yung karayom, mas maliit pa yan yung butas. Ngayon, paano yung kamil papasok doon sa butas ng karayom na sinabi ng Diyos, mas madali pa sa isang kamil pumasok doon sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na pumasok doon sa karayom. Yung mayaman ka na nasa makarayon. Kaya ngayon nagtanong, ano nga akong sinasabi niya? Kung gano'ng Panginoon sa iyong kaligtas. At ang sabi ng Panginoon, kung sa tao ang posible, sa Diyos, natin, sa ating kung susunod tayo sa Diyos, walang posible. Sa tao, maaari imposible na sabihin natin, paano ako makatitiyak ng aking kanulo makakarating makapasok po sa langit. Mga kapatid, mga mahal namin ang Bible nagsasabi,
Ang sabi niya, that believe kung galing ugasan. That believe kung galing ugasan o God. That we mean that we have still the life. And that we mean in the name of the Holy God. So mga kapatid, ang mga bagay ang tinutukoy doon yung 1 John chapter 5 verse 13 na sinasabi these things, itong bagay kahit isinulat sa atin. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, isinulat para sa tao upang malaman ng tao na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kung maniniwala ka sa pangalan ng ating Panginoon at susundin mo ang salita ng Panginoon. Ito na ang mga ibarat upang makita ko at maibarat. This industrial ating kalabuwa ay kami ang pag-indetermine kung anong paniniwala natin sa salita. Mga kapatid, ang kadalasan dahilan kung bakit hindi natin napapansin ang tulang sa ating buhay dahil sa pagkatanggol na ating sarili sa kapatid. So, ang lalaki ito, ang luyan na ito kapay. Hindi niya nagawa sumbit ang galing ng Diyos. Galing ang pinagkagod na ito kanilang. At alam niyo, yun po yung kadalasan nagkakaproblema yung mga tao sa pagtatanggol ng kanilang. Example sa kalsada. Ngayon halimbawa sa kalsada, kadalasan ng kalsada 2 weeks yan. Dalawang din. May pakutalong na kamutay. At kapag yung papunta roon, medyo galis dito. At mayroon nakasalubong. Siyempre, yung papunta rito hindi matutuwa. Dahil sasabihin, ang aking rights ay inagaw. Kaya po nakakaproblema yung mga tayo. Ang actually, kahit sinong rider, walang right sa gobyerno. Ang kinakailangan mo sa gobyerno. Kapag ito, nagtutulang ko ng lawyer na ito mga binayaan. Sinabi ng Diyos, hindi siya matatapos. Hindi siya matatapos. Christian, huwag nang ipagtanggol ang ating sarili. Ating sarili ng buhay. Ating sarili ng buhay. Ating sarili ng buhay. Ating sarili ng buhay. Pag kusong dinahan ang kapatid, ang buhay mo ang dinahan. Bakit kadalasan hindi natin napapansin kung anong gulang sa ating buhay, hindi lang yung pagkatanggol sa ating right, ang pag-aakalang matuwid tayo sa ating sarili. Sabi ng binata ito, from my youth up, I kept this thing. So, ibig sabihin, sa kanilang iniisip, kaya sinabi ng Panginoon, kung ikaw kumplito na, sige ito ang gawin mo. Sa balik na ngayon, para pang reverse psychology ang ginawa ng Panginoon. So mga kapatid, huwag na huwag ang akala na matuloy tayo sa ating sarili. There is none that right muna po. Walang sino man matuloy, wala ang isa. Ang matuloy lang ay ang Panginoon. Kaya kapatid, kailangan po isipin natin na tayo po ay makasalanan, tayo po ay marumi, at tayo po mga kapatid ay basura sa pinababalay. Kaya wala tayo ng mga kapatid. Alam naman po ang bawat tele sa mga kapatid. Alam naman po ang bawat kaman ng ating kapatid. Alam naman po kung sino ang nagkakaroon sa kapatid. Alam ng Diyos kung sino ang nagdanay ng ating puso. Alam ng Diyos kung ano ang nasa'y pagsubo ang kanyang gagawin para mabit ang attention ng tao. Pero ako hindi sa pagkailangan natin ang pagkailangan ng ating tumot at ang nagagawin sa ating puso ay hindi natin makapagawin kung ano ang pagkailangan. Ang tuwang sa akin ay hindi lang ang
Tayo mga kalit, tayo. Tayo po yun. Sumukot.